kaso ay masasabing kaakibat na ng maraming tao sa pang-araw-araw mula sa naglalakihang bantay sa mga tumutulong sa gawain hanggang sa pinakamaliit. Mayroon 175 lahi ng aso, pero ang pag-uusapan lang natin ngayon ay ang 10 pinakamalaking lahi ng mga aso. Welcome back to Marvelous Facts and Mysteries, kung saan sabay-sabay natin babalikan ang kasaysayan at tutuklasin ang mga misteryo na nagkukubli sa iba't ibang panig ng mundo. Pakiclick na rin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell para ikaw ay updated sa ating mga ilalabas na videos. Maraming salamat po! Unahin na natin ang Dog de Bordeaux, na kilala din sa tawag na Bordeaux Mastiff at French Mastiff. Ito ay napakalakas na aso na may matipunong pangangatawan, at ito rin ang itinuturing na may pinakamalaking ulo sa lahat ng dog breed alinsunod sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, ang asong ito ay napakatapat sa kanyang amo at napakagaling na bantay. Tumataas ito mula 23 hanggang 27 inches at umaabot sa 50 kilo ang bigat nito. Samantala, ang average lifespan naman nito ay umaabot lang ng 5 to 8 years. Ikasyam ay ang Newfoundland. Ang asong ito ay napakalakas na unang ginamit noong araw upang tumulong na hilahin ang mga lambat ng mangingisda at magbit-bit ng mga kahoy. Napakasipag nito at napakagaling lumangoy. Bukod sa pagiging malambing, maaasahan din ito sa pagbantay ng mga bata, kaya tinawag din itong Nanny Dog. At pagdating naman sa pagtuturo, maituturing mong A student ang asong ito dahil napakadali niyang matuto. Umaabot ang taas nito mula 24 hanggang 27 inches, bigat na hanggang 70 kilos, at may average lifespan na 8 to 10 years. Sa pangwalo natin ay ang Neapolitan Mastiff, na nagmula pa sa timog na bahagi ng Italia bilang family at guard dog, na ngayon itinuturing na gentle giant at napaka-loyal sa kanyang amo, ngunit napakadelikado pagdating sa mga ibang tao. At sa laki nito, kaya niyang itumba ang halos lahat ng kalaban. Idagdag mo pa dyan ang napakalakas nitong panga na kayang dumurog ng mga buto. Ang asong ito ay stay-at-home type dog at hindi nangangailangan ng madalas na pag-ehersisyo. Ang taas nito ay umaabot mula 22 hanggang 30 inches at umaabot naman ang bigat sa 70 kilo. Ikapito ang Leonberger, na orihinal sa Leonberg, Germany. Ito ay crossbreed ng Newfoundland, St. Bernard at Great Pyrenees. Sa pagnanais ni Herr Henrik Essy na makalikha ng napakalaking aso na mukhang leon noong 1930s. Ang Leonberger ay kalmado at tahimik lang, pero napaka-aktibo sa labas at nangangailangan ng mas madalas na ehersisyo. Ito ay matalino, ngunit kailangan mo ng mas mahabang pasensya dahil minsan ay may katigasan ang ulo nito. Tumataas ito mula 25 to 31 inches at kayang tumimbang hanggang 75 kilos. Ang average lifespan naman nito ay umaabot ng 8 hanggang 10 taon. Sa pang-anim natin ay ang Anatolian Shepherd, na minsan ay tinatawag ding Kangal Shepherd Dog. Ito ay orihinal sa Turkey at naging katuwang ng mga nagpapastol bilang bantay laban sa mga predator. Ito ay tumataas mula 27 hanggang 31 inches at tumitimbang hanggang 68 kilos. Ang buhay nito ay tumatagal naman mula 10 hanggang 13 taon. Hindi biro ang mag-alaga ng ganitong aso dahil may katigasan ang ulo nito, at hindi ito inirekomenda na gawing family pet, lalo na kung may bata kayo sa bahay. Panglima ay ang Great Pyrenees, na kilala sa husay nito sa pagbantay ng mga alagang hayop sa farm, partikular ang mga tupa. Ito'y tumataas mula 28 hanggang 31 inches at kayang tumimbang na 38 to 50 kilos. Ang asong ito ay masasabing kalmado ngunit seryoso sa pagtanggol sa kanyang mga amo. Napakagandang alagaan ang ganitong aso kung ikaw ay naninirahan sa mga suburban o rural area. Ang average lifespan nito ay mula 10 to 12 years.
Ika-apat ay ang Irish Wolfhound. Ang asong ito ay orihinal na ginagamit sa mga digmaan at kabilang sa grupo na tinatawag na hound dog o yung mga aso na ginagamit ng mga hunters sa paghuli ng mga wild animals. Ito ay napakalambing sa tao at talakaibigan sa ibang aso, ngunit hindi ito inirerekomenda sa apartment living o sa mga lugar na kung saan limitado ang kanyang galaw. Nangangailangan ito ng mas malawak na lugar kung saan mas makakatakbo at makakapaglaro siya ng malaya. Hindi rin ito ideal para maging watchdog o yung bantay dahil hindi siya ganoon ka-agresibo sa ibang tao. Ang taas nito ay kayang umabot mula 32 to 35 inches at kayang tumimbang ng 50 to 80 kilos, samantala ang average lifespan nito ay 6 to 10 years. Pangatlo ay ang Saint Bernard. Ang pangalan nito ay hango kay Bernard of Menton na nagtayo ng Great Saint Bernard Hospice, isang bahay pahingahan ng mga manlalakbay na matatagpuan sa Great Saint Bernard Pass sa pagitan ng Switzerland at Italy noong 11th century. Sa kabila ng pagiging malaki tulad ng Irish Wolfhound, ang Saint Bernard ay napakalambing sa kanyang mga amo at palakaibigan din ito sa ibang aso, ganoon na rin sa ibang tao. Ang taas nito ay umaabot mula 25 hanggang 35 inches at umaabot ang bigat sa 80 kilo na may lifespan na 8 to 10 years. Ikalawa ay ang Great Dane. Ang asong ito ay kilala sa tawag na Apollo of Dogs na orihinal sa Germany at ginamit sa paghuli ng mga baboy ramo noong 18th century. Ngunit ang mga German ay ipinagbawal ang pangalang Great Dane. Sa halip ay tinawag nila itong Deutscher Dog, na ang ibig sabihin ay German Mastiff, pero ganoon pa man nananatili pa rin ito sa tawag na Great Dane sa mga English-speaking countries. Napakalambing ng asong ito at mahilig makipaglaro pati sa mga bata. Umaabot ang taas nito mula 27 hanggang 33 inches at may average lifespan na 8 to 10 years. Ang pinakamatangkad na asong naitala ng Guinness World of Records ay pagmamayari ni na Dennis Darlow ng Michigan, USA, isang lalaking Great Dane na nagngangalang Zeus na may taas na 44 inches. Ngunit sa edad lang na 5 taon, si Zeus ay pumanaw na noong 2014. At sa number 1 spot natin ay walang iba kundi ang English Mastiff, na isa sa mga sinaunang lahi ng aso kung saan ang kanilang ninuno ay ang Molossus na namuhay mga 5,000 taon na ang nakalipas. Higante, ayan ang unang salitang maaari mong masambit kung makikita mo ang asong ito. May mga dog breed na kayang tapatan ang taas ng English Mastiff, ngunit may iwan sila pagdating sa bigat dahil kaya nitong umabot sa 100 kilo o higit pa. At ang pinakamabigat na asong naitala ng Guinness World of Records ay ang English Mastiff na si Surba noong 1989 na may bigat na 156 kilos. Ang English Mastiff ay malambing sa kanyang mga amo, ganoon na rin sa mga bata. Ngunit malaking banta sa mga taong hindi niya lubos na kilala. Ang taas nito ay umaabot mula 27 hanggang 36 inches o 3 talampakan at may average lifespan na 6 hanggang 12 taon. Sa lahat ng asong ating nabanggit, ano ang gusto nyong alagaan? O kung sa tingin nyo ay may hindi ako naisama, maaari nyo lang i-comment sa baba. Maraming salamat!